Good morning mga kamot-mot. So ngayong araw na to, gagawa tayo ng DIY action camera chin mount for Spyder Hex 2.0 katulad nitong existing na ginagamit ko. Kakabit ko roon sa helmet ng brother ko which is also Spyder Hex 2.0. Pwede ka rin gumawa ng ganitong helmet chin mount na DIY for equivalent models nakahawig ng Spyder 2.0 which is I think yung O'Neill Sierra na helmet na ganitong ganito rin ang design at saka forma. So ngayon po gagawa tayo ng helmet chin mount. Papakita ko lang yung mga kailangan nating gawin at saka mga materials na needed. Based kasi dun sa mga gamit ko, ito mga additional accessories sa aking action cam which are ito lang naman itong tatlong kailangan na to eh. At least meron ka nito. Itong mga to, then yung camera, saka also yung parang pinaka security para hindi malaglag if ever. So tools mo, flat screw at saka Phillips type screw. Siyempre may lagari ako rito, hindi nga lang buo. So papakita natin step by steps kung paano ko ginawa. Then shout out also kay Jaco Motovlogs at sa mga katropa ko sa Dirt Rider of Tarlac. So first step po natin, itong helmet natin na Spyder 2.0, kailangan natin tanggalin to para maikabit yung mounting. Specifically, matatanggal mo itong portion na to talaga. Then may screw lang siya sa kabilang side, luluwagan mo yan. Then may clips dito, it's either naka-clip lang or linagyan nila ng parang stick glue dun sa factory. So dandaan mo siyang tutuklapin dito by screw. Tanggalin muna natin tong portion na to para may tanggal. Para ma tanggal. Tatanggalin natin yung screw muna nito. Dalawa lang naman na Phillips type screw yung gamit po nito. Tabi natin, baka mawala. Yun lang naman po yung pinaka-locking niya dun sa may kabilang side. So ngayon po natanggal na natin yung screw. Check na lang natin kung maluwag to. Hopefully hindi naman siya sobrang nakadikit. Ito mga side na to, dahan-dahan lang tayo magbubuklas para hindi masira yung mga gilid. Nandito po sa portion na to yung lock. Tanggal na natin clip, buti na lang wala siyang dikit. Hindi siya linagyan ng dikit dun sa factory.
Okay, presto. Itanggal na natin. So, ito lang po yung laman po niyan. Then, next step na po natin. So, ito po yung mga laman po sa loob niyan. Tatanggalin natin muna itong pinaka sumasaradong air vent. So, pag natanggal po natin, ganito na po siya. So, ito na po yung next step po natin. So, para mailagay po natin ito, easy lang naman po ang gagawin natin. Kailangan natin dito. Saktong-sakto lang po kasi yung size nitong screw nito ng action camera natin para maikabit mo rito. So, once maikabit mo, i-thread mo lang naman siya. So, makikita natin. Threaded. Saktong-sakto. Pero, hindi pa yung nagtatapos. Ang gagawin natin, since hindi naman natin mapapagkasya ang buo to, puputulan po natin yan. Ito po. Madali lang naman pong putulan yan. Meron lang kailangan mo rin gamitan ng ito kasi wala akong putol na putol kasi yung lagaring bakal ko. So, meron akong handheld na lang. So, kahit ito lang po. Madali na siya maputol yan. Purpose na itong pagputol natin dito para merong maipagkasya mo siya rin sa loob noong pinaparang compartment area niya. Once naputol mo, parang magpuputol ka naman ng ano, hindi mo siya kailangan isagad kasi kailangan gagamitin mo siya yung portion sa gitna na matitira para ma-thread mo by using flat screwdriver. So, naputol na natin yung kabilang part pa ulit yung next natin putulin. Kailangan putulin. Once na naputol na natin to, pwede na ulit tayo mag-proceed dun sa next step. So, kailangan nyo rin syempre, ginamitan ko rin ng casio na goma para ma-fit natin mamaya rito. Pwede natin siyang i-thread. Magiging purpose niya is parang pwede kang gumamit ng coins dito para ma-thread pa later on. Ayan na po siya. So ito yung gomang kasyo na gagamitin natin. So, maganda, naka-fix siya. Lagyan mo ng pandikit para fix dito. Hindi siya iikot pagka naigpitan mo na. Nakaayos siya ng position talaga. Naubusan tayo ng double-sided tape na yung manipis. Kaya ngayon, glue ang gagamitin natin. So, may butas na to. Ginawa ko na ng butas kanina. So, hintayin na lang natin matuyo at dumikit ng maayos. So, ngayon po, nakadikit na po siya. Natuyo na po yung dikit natin. Ang gagawin natin is, tatabasin na lang natin siyang bilog. Para saktong-sakto dun sa sukat nung diameter nitong ating clip, pinaka-clip mount.
Ito na po siya ngayon. So, okay naman yung pagkakagunting natin. Tabasin na lang natin konti para pulido. Okay, so, ready na natin siyang ikabit dun sa pinaka chin area ng ating helmet. So, ito. Ngayon, gamit yung screwdriver, kailangan natin siyang i-turn na para ma-lock. So, makikita natin, humigpit na siya. Ganda na yung pagkakano. Isa-centro mo na lang once na naikabit mo na. Kapitan lang natin na maayos para siguradong nakalock at hindi malalaglag. Presto, nakaayos na yung ating pagkakabit. Antayin na lang natin. Ngayon po, ibabalik na po natin siya ngayon dun sa mismong helmet natin. So, balik lang natin. Siyempre, huwag natin kalilimutan yung pinaka parang sponge niya. Na parang which acts as a filter. Then ito, i-clip lang natin siya ulit. So, naririnig niyo po yung clicking sound upon pagbabalik. So, nag-click na siya. Presto, okay na yung ating pinaka-primary holder sa chin mount. So, hindi mo kailangan bumili ng aftermarket para gawin ito sa model na ng helmet na ito. So, babalik na lang po natin yung mga screw sa loob para na talagang securely attach. So, ganito lang po kasimple yung paggawa ng DIY dito sa Spider-Hex 2.0. Budget friendly, hindi mo naman kailangan gumastos sa malaki. Then, masasatisfy ka naman later on sa video outputs. Depende na lang dun sa adjustment at saka tilting ng camera on your prepared. Ngayon po, ready na po yung mga other components. Takabit na po natin. Pwede naman kahit saan dito yung mauna eh. So, based naman kasi dun sa akin. Ay, maliit. Dapat supposedly may maliit pa kaso naubusan na ako nung maliit na size nito. Parang katulad dun sa isa kong helmet. So, yung medyo malaki. Pero, kanya-kanyang option na po yan. Kung saan po yung gusto nyo ikabit dyan sa part. Pag may mga action camera kayo, hindi magagamit nyo pa rin yung mga ibang components for DIY. Huwag nyo lang, itabi nyo lang, huwag nyo siyang itatapon. So ngayon, nakakabit na po siya. So, good to go for motovlogging. Tadaan! So, ikaw na, yung user na yung bahala mag-adjust kung paano yung tilting at saka pag-check niya sa kanyang video outputs. So, eto na po. Gawa na po sila parehas. Both na sila meron ng action camera chin mount na DIY. So, lastly ko na lang lalagay yung ano, yung pinaka security strap. So, by the way, almost done na po tayo sa ating DIY project. So, kailangan na lang po natin, mas recommended kung kabitan nyo pa rin yung kasama ng action cam na parang metal wire for security purpose. Para if ever bumigay man tong mga brackets niya,
It's either pwedeng sasabit lang siya pag nalaglag. So hindi siya malalaglag totally na mawawala sa daan kung saan man kayo papunta. So ito lang, easy lang naman yung pagkabit nito. Sa may likod na portion niya, may mga butas dito. Pwede siyang i-secure lock. Kita natin. So doon po sa may area na yun. Gagamitan mo lang siya nung kasama ng action camera na strap. Itong plastic strap na naglalock. Kalimutan ko yung tawag dito, pero yun. Kakabit lang natin po yan. Para siguradong nakasecure yung gamit natin, hindi mawawala. Lalo na kung medyo mamahalin yung gamit natin, action cam. Bye-bye pag nawala. So, inulit natin, itong action cam chin mount is recommended po sa mga based dito sa aking gamit, sa Spyder 2.0 Hex. Or even sa O'Neill Sierra. Ito lang, secure lang natin dito. Sigurad tayong hindi mawawala yung action cam natin kapag kabumigay man yung mga brackets. So, okay na. Cut na lang natin yung excess portion. Presto. Medyo tago natin konti doon para hindi naman nakakasagabal, baka makasabit. So, dito na po natin kakabit. So, okay na. Okay na tayo mag-vlogging yan later. Papakita ko na lang yung mga video outputs sa mga previous kong ride para makita niyo yung okay, kita lahat yung visual nito from sa kamay mo, mga galaw ng fingers mo sa pag-operate na mga lightings at other pang components sa motor natin, sa mga electrical components na ginagamit natin pang signal usually. So if ever man na magkaroon ng mga incidents, makikita natin yung talagang galaw ng kamay natin. So talaga meron tayong proof of legalities. So yan po. Then kakabit na lang natin. Syempre, huwag nating kalimutan, babalik natin yung cover sa ilalim. Para naman disente pa rin itsura ng helmet natin. Dito na nga lang tayo pumupogi eh. Helmet lang, sapat na. So, okay, so all right na tayo, guys. Charan. Kamukha na sila katulad nung ginagamit kong mga motovlog.